Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're remaking our banana bread or banana cake recipe. So, dun sa dati pong video kasi, ang ginawa ko is banana muffins with cinnamon streusel topping. So, for today, ang gagawin natin ay banana bread or banana cake. So, dito po sa Amerika, ang tawag dito actually is banana bread. Pero sa Pilipinas, ang tawag natin dito usually is banana cake. Ang mga ingredients na kailangan natin for our banana cake ay this is 3 cups ng all-purpose flour, 3 teaspoons ng baking powder, 2 cups ng sugar, 1 teaspoon ng salt, 1 cup or 2 sticks ng butter. So yung dairy cream pwede nyong gamitin for this recipe. 2 eggs, 2 tablespoons of milk. So you can use evaporated milk or fresh milk dito. We need 2 teaspoons ng vanilla extract. Kailangan din natin ng 1 teaspoon ng baking soda na idadilute natin sa 1 tablespoon ng water. So since we're making banana cake, syempre kailangan natin ng bananas. So what I have here are Cavendish bananas kasi yun po ang nabibili dito. Ngayon sa Pilipinas, yung kulay green na malalaki, yun ang the best na kind ng bananas na pwede natin gamitin for this recipe. So kung may mga bananas kayo na ayaw nang kainin ng mga bata dahil sa sobrang hinog na at sobrang lambot na, huwag niyong itatapon. Gawin ninyo na banana bread kasi yun yung best kind ng bananas na pwede nating magamit for this recipe. Una kasi, mas matamis siya dahil hinog na at pangalawa, madali itong i-mash. So to mash our bananas, gagamit lang tayo ng fork. So kung hinog na yung inyong bananas na gagamitin, mas madali siya actually durugin. So we will be using about 4 or 5 pieces ng bananas na malalaki. Ngayon, kailangan nating makabuo ng 2 cups ng mashed bananas. At yan ang mga ingredients na gagamitin natin for this recipe. So as always po, kapag magbe-bake tayo, before mixing anything sa mga ingredients natin, we will preheat our oven first. So we will set it at bake. And then, set natin yung temperature to 350 degrees. So, para sa ating procedure, pagsasamasamahin muna natin yung ating mga dry ingredients. So, ito na yung ating 3 cups ng flour. At doon, isasama natin yung ating salt. Pati na rin yung ating baking powder. So, haluin natin. So once nahalo na natin ito, we have to sift our mixture. So by sifting, ang ibig sabihin nun, pararaanin natin ito sa salaan para maalis natin yung mga buo-buo. So ito yung tinatawag natin na sifter. Sa mga department stores, supermarkets, at yung mga nagtitinda ng mga gamit pang bake, makakakita kayo nito. So this one I bought at IKEA. Ngayon, kung wala kayo nito, hindi nyo naman kailangan na bumili pa. Yung ginagamit natin na salaan sa bahay, yung pinong salaan, pwede na natin yun gamitin instead of this. To use the sifter, ilalagay lang natin yung ating dry ingredients dito sa loob niya. Yan, so nakikita ninyo lumalabas yung pinong-pino na mixture natin sa ilalim. So this is what you call as sifting. So kung ang gamit nyo ay yung regular na salaan lang, itap nyo lang siya bale, and then lalabas na yung mixture sa ilalim. So after mixing and sifting our dry ingredients, dito naman tayo ngayon sa ating wet ingredients. So what I have here is a small bowl at doon ay kinrak ko na yung ating dalawang eggs. So ibibit muna natin itong eggs lightly. And then i-add natin yung ating milk. Ibit natin ulit. Ang next na isasama natin is our baking soda mixed with water. Pati na rin yung ating vanilla. So, haluin lang natin hanggang maging thoroughly mixed itong ating mga wet ingredients. Then, kapag na-mix na, isa-set aside muna natin to. So, para sa susunod na step, kailangan natin ng isang malaking bowl at doon natin ilalagay yung ating butter. So, i-cream natin itong butter hanggang maging light and fluffy siya. So, kapag light and fluffy na yung ating butter, i-add na natin yung ating sugar. So, gradual ang pag-add natin ng sugar. So, every time na mag-add tayo ng sugar, ibibit natin itong ating mixture.
So once na-cream na natin yung ating butter and sugar together, ang susunod na ilalagay natin dito is our mashed bananas. And then i-mix natin to ulit. So once na-mix natin ito thoroughly, gradually i-add naman natin dito yung ating wet and dry ingredients. So unti-unti ang pag-add natin. Dun muna tayo sa dry ingredients. So ibibit natin ito after each addition ng wet and dry ingredients natin. So mix muna natin. Next, we will add some of our wet ingredients. Then mix again. So gagawin lang natin yan, i-add natin yung ating wet and dry ingredients alternately hanggang mailagay natin lahat dito sa ating mixture. When mixing, huwag nyo rin kalilimutan na i-scrape yung sides ng bowl ninyo. So ito na ngayon yung ating banana cake batter at ready na tayo na isalin to dun sa mga baking pans na gagamitin natin. Ito ang gagamitin natin para i-bake ang ating banana bread and these are called loaf pans. Ngayon pwede rin na gawin nyo yan na muffins or kaya naman cupcakes. To prepare our pans, kailangan i-grease natin yung loob niya. So by greasing, ang ibig sabihin nun, lalagyan lang natin ng butter yung loob niya. So yung spray ang gamit ko dito. Isprayan lang natin yung loob at saka yung sides. So kung wala kayong ganito po, pwede rin na ang gamitin nyo is brush na lang. So i-brush nyo na lang yung butter sa loob ng pans ninyo. Kung plano nyo ibenta yung gagawin ninyo na banana bread, kailangan i-measure nyo sila para pare-pareho yung size ng mga ibebenta nyo na products. So what I'm using here is yung ating measuring cup. So mag-measure tayo ng 1 cup bago natin isalin sa ating pan. So dapat pare-pareho siya ng size. Na-transfer na natin yung ating butter dito sa ating loaf pan. So, dalawa lang ang ginawa ko bali kasi malalaki yung aking pans na ginamit. So, I measured about 3 1/4 cups ng mixture dito sa bawat pan. So, ile-level off lang natin yung ibabaw niya para pantay. Now, we're ready to bake our banana cake. So, pwede rin na itap nyo ito ng kaunti para kung may bubbles man siya, marilis muna before natin i-bake. So hot and ready na yung ating oven. Lalagay lang natin sa middle rack yung ating loaf pans. So hahayaan muna natin ito sa oven hanggang maluto yung ating banana cake. Okay, so done na yung ating banana cake. Pwede na natin ito ngayon alisin sa oven. So to check kung done na ba yung ating banana cake, mag-insert tayo ulit ng toothpick sa gitna. And then if it comes out clean, ibig sabihin luto na yung ating banana cake at pwede na natin to hanguin. So hayaan muna natin mag-cool down ito before natin alisin sa pan. So kapag ka medyo malamig na itong ating banana cake, pwede na natin itong alisin sa pan. And then hayaan lang natin dito sa cooling rack hanggang totally lumamig sila. As another bonus po dito sa ating banana cake video, I'm going to show you kung paano ko pinapackage itong ating mga baked goodies na tinitinda o ipinangreregalo. So importante kasi yung attractive na packaging sa ating mga binibentang products kasi lahat naman tayo na-attract kung maganda ang packaging ng mga binibili natin, di ba? So what I have here are 2 pieces ng coffee filters. So ito yung pinansasapin ko sa ilalim ng ating banana cake. Kasi kung ang gagamitin natin is yung cupcake liners lang, maliit yon at hindi kakasya. And then meron din akong cellophane to wrap it up. And then ribbon, scotch tape, at saka mga labels. So dun sa labels, nandun yung aking contact number. So nag-cool down na completely yung ating banana cake at ready na tayo na i-package ito. So to package our banana cake, what I have here are coffee filters. Ngayon, kasi masyadong maliliit kung ang gagamitin natin is yung cupcake liners, kaya ito ang ginagamit ko. Kasi medyo malaki yung ginawa natin na banana cake. So, ang gagawin lang natin dito is ipa-flatten natin to bali. And then, medyo pagpapatungin natin. And then, ilalagay natin sa gitna yung ating banana cake.
So, nandito na sa ilalim yung ating cellophane na gagamitin na pambalot. So, ibabalot lang natin to na parang nagbabalot lang tayo ng gift. Then, lalagyan natin ng scotch tape yung dulo. At, ganun din ang gagawin natin dun sa kabilang dulo. So, ito ngayon actually pwede nang ibenta. Kaya lang ako kasi kapag nagre-regalo ako or nagbebenta ng mga products, gusto ko yung maganda talaga yung presentation niya. So, what I have here is a piece of ribbon at talagyan natin ng ribbon itong ating banana cake. So, to finish off our presentation, lalagyan din natin to syempre ng label. Kasi syempre, di ba, kapag proud ka dun sa product na binibenta mo or sa pinangregalo mo, dapat lalagyan mo ng pangalan. So, nagpapagawa ako actually ng mga stickers at dun sa sticker nandun yung aking contact details. And then, nilalagay ko kung saan madaling makita dun sa product. So, kung meron mang iba na makagusto dito sa product na binigay ko or binenta ko, madali nila akong makukontakt using my contact details dito sa gilid. Ito na ngayon yung ating banana cake. Ang ganda niya tingnan, di ba? So, ready na ipang regalo or ipang benta. Ngayon, tamang-tama ito ngayong magpapasko. Nakita nyo naman yung ating ginawa, konti lang yung mga ingredients niya at napakadaling gawin. Actually, itong banana cake na to, gustong-gusto ko yung lasa niya kasi perfect for me. Ngayon, kung medyo natatamisan kayo, pwedeng bawasan nyo ng kaunti yung sugar, but I don't think it's that sweet. So, sana po ay nagustuhan nyo yung video natin for today at sana po ay itry nyo itong ating recipe. So, hanggang sa susunod po ulit, maraming salamat sa panonood!